What's up mga idol? For today's video is nandito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center at naimbitahan tayo para mag-test drive ng kanilang mga big bike. Tara, tingnan natin kung anong mga bago at mga bagong features nito. Let's go! Guys, ito yung mga test drive nating motor dito. Hornet. Revel. Then, ito isa. NX. Test ride. Sulit ka rin sa may tulog. Sundun natin sila guys. Grabe, ganda guys. Ang ganda ng handling nyo. Siyempre, kurba. Ayan, sila Boss J-Mac. Nasa una natin. Tsaka si Last Dog Rider. Stop. Bawas. Ganda lang guys. So, yung handling na ito guys is good. Diba? Ano? Second gear tayo. First gear, danda lang tayo. Turn left. Left tayo. Arangkada tayo, subukan natin. Let's go. Solid guys. Seating position din at saka yung handling solid. Yan, tapos na yata tayo first batch lang guys, solid solid yung Hornet. Pwede na yung 500 sir na CBR off. Please choose for your ayos ba, solid. Change bike tayo, NX500 Adventure, solid oh. Tas seating, abot naman natin guys. Tapos ito yung ano, panel. On natin. Yan, naka first gear siya. Ano natin? Neutral. Neutral, then start engine. Ayun oh, panel niya guys. Subukan natin to. Ito yung gamit ni Boss J makanina. Comfortable talaga adventure bike. Pasyal-pasyal lang. I-feel na natin yung bike. Second gear lang tayo guys. Ayan. NX500. Visor niya, ito. Buti marunong tayo mag-manual guys. Gear down. Rotonda tayo. First gear. 1, 2, 3, go. Okay guys, ganda yung arangkada na ito. Adventure. Napaka-swabe. Ito yung mga ano niya. Mga switches. Alright, tapos na tayo guys. Okay, thank you batch 1. And then, neutral pa tayo. Yes. Neutral. Up. And then, side stand. Job. So yun guys, ito yung ginamit natin kanina, yung Honda Hornet. Ayan guys, ipakita ko sa inyo. Signal lights, and then syempre yung headlight nya. And then syempre yung braking system nya, naka-leasing sya. 2-cylinder, stock pipe. Napaka-akas na yung likod nya, diba? Yung itsura nya, pag nasa likod ka. Braking system, ABS yan. Foot peg. And then ito yung cambio, diba guys? Flat price dyan. On. Sana makikita nyo. O, diba? Sumali. And then ito yung mga switches nya. Switches. Switch. Start engine. Yeah. So guys, ito naman yung ginamit natin pangalawa. Yung which is yung NX500. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Signal light. Siyempre ito yung headlight nya. And then ito pa. May mga turn na rin yan. Ayan, gulong. Cylinder. 500 muna. Braking system sa likod. Stock bike. Tsura niya sa likod guys. Yung daylight. Signal light. Then foot peg. Then yung cambio. On natin. Para makita nyo.
yun. So may mga indicator yan dyan. Neutral, syempre fuel, and then dito. Kilometer, syempre, diba? Ayan, yung mga switches nya. Ayan guys, syempre, signal light. Then hazard, start, and syempre yung throttle. So yun, yun yung ginamit natin pangalawa. Yung clutch briefing tayo. So yung clutch po natin, meron pa rin siyang clutch lever. Ano po, meron pa rin siyang shifting ng gear po, ano po, sa ano natin, sa paan natin, no? Hindi kaya sa mga DCT natin na nasa-select nyo dito sa by hand yung pagview natin, no? So yun, dito po, pag binuhay nyo po ito, naka-default po siya automatic na i-clutch. So ma-feel nyo po yun sa clutch lever nyo na malalim, naka-activate po yung i-clutch natin, ano? Yan. Tapos dito din po sa panel, makikita niyo po dito yung indicator ng e-clutch. Tapo. So, buhayin ko po. So, yung e-clutch natin, main function po niya ay no need ka na mag clutch lever o mag-manual, no? So, apak ako isa. Naka first gear na siya. So, same pa rin siya. Pagka nakababa yun sa stand nyo, shift kayo ng first gear, mamamatay yung engine natin. So ito, yung e-clutch natin, kahit mag-shift kayo ng up to 6 gear, papasok siya. Ayan. Mag-i-indicate yung panel natin na yung symbol na to. So ibig sabihin, pinapababa ka niya ng gears kasi para dun sa torque niya. Ito rin additional features to para dun sa mga sabihin natin na bago pa lang dun sa nag-big bike, no? So kung ayaw niyo ng masyadong malakas ang torque, pwede naman kayong mag-second gear agad kung ayaw niyo. Kasi pag first gear to, mabilis yung response niya, no? So, ito naman yung sa e-clutch din natin. Once na isiling ko to, naka-e-clutch siya ngayon, isiling ko, naka-manual na siya ngayon. So, ito, pag pinitawang ko, mamamatay siya. Ano? So, ibalik ko lang ulit sa neutral. Pag-view lang ang isa, e-clutch pa rin. Kung gusto mo naman, yung dating CB na yung feel mo na gusto mo fully manual, dito rin po sa banner meron din naman siya. So dito po kayo sa settings po niya, yan Honda e-clutch, pwede mo siya i-disable. No, fully manual na siya. Pwede mo siya gamitin ng mamamatayan ka lang dyan pagka ginagamit mo siya, no? So, ito, additional din pong features na sa e-clutch natin, yung up and down shifting. So, may mga tatlong settings siya, yung hard, medium, soft. So, ito, kung gusto mong mas dumalambot yung pag-apak mo, nagsishift na agad siya, lagay mo lang siya sa soft. So, kung gusto mo medyo sporty ka naman, medyo matigas bago mag-shift siya, so, i-hard mo lang siya. So, ito, mas advice ang recommend ko lang po today, mas may ma-experience yung e-clutch. So activate niyo lang po yung e-clutch today para ma-feel niyo at ma-experience talaga yung function ng e-clutch natin. Ito naman po sa e-clutch natin, once napatayin mo siya at i-on mo siya, naka-e-clutch po talaga siya. Alright guys, testing tayong e-clutch. Ayan, CB650R. Sabi natin si Boss J-Mac Boss. So, isang naked and then sports. Ngayon natin yung features, pag-alwaluin natin yung e-clutch and then manual. Yung e-clutch guys, automatic na siya. Indicator. Ayun, ito pala yung start. Ayan guys, testing natin. Tama mo guys, hindi tayo magka-clutch ha. Tama mo. Ito lang. E-clutch muna gamitin natin. Ayan. Diba? Lakas ng torque nyo. Sa likod lang tayo ni Boss Jaymo. Ayan, no? CB650R, let's go. Pero pwede ka na, pag naka-throttle ka, pwede yatang ano, i-up na yung ano, clutch lang. Low gear, pero meron tayo. Ayan, nag-i-indicate siya pag bumaba yung parang arrow down sa ano mo. Yun yung indicate na mag-change gear ka na, low gear, ganun. Hindi ako nagka-clutch ha, diba? First gear. First, second gear lang naman. So tapos na tayo guys.
switch. Alright, switch kami sa J-Mac. Once mo mag-clutch ka, magiging manual na siya. Switch tayo. Testing natin. Ito naman yung CB. Sport, CBR 650R. Ngayon, sports. Hindi sa naked eh. So, testing natin. Magka-clutch lang tayo dito. Diba? Tapos mamaya try natin iparit yung cambio tayo nang wala. Basta pagaluin natin. Manual muna tayo, guys. Yung medyo mababaw pa yung clutch niya. Testing natin ito. Sabay tayo dun. Manual lang muna tayo. Ah, pero pwede siya kayo doon. Nag-clutch ako nung first gear, tapos hindi na ako nag-clutch ng second gear. Pwede pala. So, lalaruin natin. Second gear. Nag-clutch ako ulit. Ayun, no? Diba? Testing natin dito. Second gear, tapos hindi na ako maka-clutch. Pwede. Pwede. Diba? Ayos. Tapos, kung nag-downshift ako, bawas ako dalawa, nag-clutch ako. Ayan, pwede yun. Ayan o, manual, diba? So, manual, and then, i-clutch, second gear. And then, bawas, pwede kang hindi mag-clutch. Ayan, segunda. Diba? Paghaluluwi mo lang siya, guys. Depende sa'yo. Yung technique, may technique siya. Segunda pa rin tayo. Bawas ako, hindi ako maka-clutch. Diba? First gear. Mag-manual tayo dun sa susunod. Try kong mag-clutch. Yeah. First gear, ha? First gear. Second gear. Third gear. Pwede kong mag-clutch, guys. And then, pag nag-downshift ka, kahit hindi na, ayun, oh, diba? So, ito yung e-clutch. Napaka-solid. Sa mga hindi pa masyado gamay mag ano big bike, ito yung para sa inyo, di ba? So second gear, third gear, op, stop, bawas nyo, i-clutch, oh, di ba? Pwede, di ba? Oh, nag-indicate siya na mag low gear ka pa pag lumabas yung ganong arrow down doon sa baba. So ayos, low gear tayo, magka-clutch ako, ha? Ayan, oh, clutch naman ako. Pwede yun. And then, pag nag-add tayo, pag nagdagdag tayo ng ano, kahit hindi natin ako. O, di ba? Tapos, so, nag-downshift ako ulit, bawas, o, pwede kang mag-clutch, di ba? Solid. So, ayos to. Switch off. Ayos, solid. So yun mga idol, nasubukan na natin yung bagong big bike nila at syempre yung mga bagong features nito. Susunod na mga gantong event ay sana maimbitahan pa tayo at makapagsubok pa tayo ng mga iba't ibang klase ng motor. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Honda Philippines, number one.